Konnichiwa, buddies! Patuloy po tayo sa ating lesson on geometric figures pattern. Patuloy tayo. Tapos na tayo sa side A. Nandito na tayo sa side B. Okay, so actually nasa part 9 pa tayo. Ang part 10 ay surprise na lang yan. Hindi ko muna sabihin para mayroon akong excitement sa paghihintay nyo. Then, hopefully hindi masayang ang oras nyo sa panonood nito. Ha? Sadihan nyo maigi dahil makatutulong talaga ito sa actual exploration. So patuloy tayo. Nalaman natin kung ano ang geometry, kung ano ang isometric viewing, kung ano ang tinatawag natin na perspective viewing or 3D views, three-dimensional views. Okay. So ngayon patuloy tayo sa mga actual na talaga. No? Doon na tayo sa tinatawag natin na application. Okay? Kanina theory pa lang yun eh. Okay. Dito na tayo sa application. So, application number one. Yan, hindi na drawing ko na eh. Ano to? Ito ang tinatawag natin na flag ng Japan. Okay. So, ito siya dito is white ito eh. Dito, red. Okay. Yan ang flag ng Japan. Anong figure makita mo? Okay? Kung titignan mo ba, guys, ang meaning ng yang bilog sa gitna, that is what we call the rising sun. Yan, no? Kaya napaka-importante ng araw. Kita nyo minsan may mga marker na araw, setting sun, rising sun, 8 rays, 16 rays, mayroon pang 32 rays eh, na kinuha din sa compass trigrams. Okay. So ganito na ang application. So pinakita ko lang na may mga shape sa site or may mga figure talaga, may pattern na katulad dito. No? This is the actual illustration na. Hindi natin sabihin na flag ng Japan yan, ha? Pero ganito ang figure. Example, ito ha. Pagdating mo sa site, buddies, galing ka dito, no? Ito yung starting point mo. Lakad ka dyan. Tcharan. Uy, may creek. Yan. Tawid ka ng konti, no? Chak, 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 chak. Okay. Pag tawid mo, diritso ka. Ayan na si mountain. Ayan. Ayan. Bundok na siya. Ayan, bundok. Andiyan na si puno. Ayan. Okay. Ano po ng puno? Okay. So, ganito ba this? So, ang explorer, galing dito, starting point niya. So, alam mo yung direction mo. After ng creek, bundok na. Dito, pagdating mo dito, yan. May bato. Yan. Apat agad na bato. Okay? If this is what we called Japanese camp, no? Pag Japanese camp area ito, no? Japanese camp ito dati, no, during World War II. Mostly dito may flagpole, no? Andiyan yan sa medyo mataas ang mga flagpole. Dyan, no? Example, dito ang flagpole. Lagay lang natin dito siya. No? Pero ngayon, hindi mo na ito makita eh. Kasi yung iba sinisira na eh. Okay, the flagpole is aligned to the tree, then aligned to these four. Yeah. Dito, creek eh. Yung alignment. Okay? So, nakita mo apat na bato. Okay. Anong gagawin mo? So, dito na natin tinatingnan na pagdating mo sa site, tingnan mo kaagad ang mga surface trail marker. Okay. If this stone formation ay naka-fix, hindi movable, try to connect it. Connect. Connect it. Ito na tawag natin na geometry. Connect it with the lines. Okay. Ah? Okay. Nakuha nyo? Anong forma? Rectangle. Okay. Abi na sila ang mutubag. Okay, rectangle. Okay. Okay, ipalagay na natin. May pattern kasi ganito eh. Get the intersection. Okay, ganun ang bodies. Okay, intersect. Kita mo na X, oh. Okay. Mostly niyan ay may item dyan sa gitna. Na? Totoo ba yan, Chris? Oo na.
Nadaanan na namin yan eh. Yan tinatawag natin na geometric figures pattern. Diba? So in short, ang pattern mo ay nakaganon lang kasimple. Rectangle, then dyan ang item, like the Japanese flag. Kung kunan mo ng degrees, ay napakasimple lang. No? Lagay natin north, south, east, west. Diba? Ito siya, centering. Diba? Centering. Ano na? This is what you call cross line. Cross line. Okay. Saan ka kukuha ngayon ng centering? Eh, pambira, may bato dyan tuloy. May bato dyan. May bato. May bato. Ayan o. Connect that. That is what we call centering alignment. Ba? So, solve ka na. Dyan pa lang, na pattern, alam mo na saan ang item. Yes, buddies? Ganda no? Isa pa lang yan. Marami pa tayong pag-uusapan. Okay? Delete natin. Six. So, yan ang unang example. Okay. Delete na. Number two. Tatlo lang, no? Tatlo. Okay. Itong tinatawag natin na triangle. Okay. Ang triangle, example, lagay na natin, 10 dito. 10 din dito. 10 din dito. Okay? Lagay natin 10 feet. No? Ayan siya. Yan ang tinatawag na equilateral. Equilateral triangle. Okay? Ibig sabihin, equal distance ang side niya. No? Isa natin to ma-apply sa side pa rin. Ito na naman. Lahat ng side bodies, ito naman. Ito si Chris Sniper. Sama niya si Black Phantom. Nauna si Parin Jandi. Ito pa si ano, si Otol Kimso, saka si Pare Chester. Forward march, papunta kami doon mag-survey. Okay. Pagdating namin sa area, ganito lang area, buddies. Okay. Diretso na, no? Galing sa taas, pababa kami konti. Pag ano ng bundok, pa-plane. Anong tawag na formation nito? Itong tawag natin na Earth element. Earth element mountain. Okay. So ngayon, pagpunta namin dito, iba na naman setup to. Okay. Pagdating namin dito, Parin Jandi, the Sniper, Black Phantom, Otol Kimso, Parin Chester. Okay, forward march kami dito, lima oh. Tadaan! Pagdating namin dyan, nako, sinalubong kami ng tatlong bato na nag-triangle. Ayan! Okay. So ngayon, yan, nag-triangle talaga siya. Okay. Sabi ni pare, Jandi, mamaya na yan, Chris. Mamaya na yan, pre. Pare Chris, mamaya na yan. Lakad kami dito. Yan. Yun na naman. Dito tol, oh. May magpalit na yung tagbaguan ni me. Dito may puno. Old tree talaga, no? Old tree siya. No? Okay. Ay, tiningnan namin doon, oh. Ano na tayo? Medyo top view nang tayo. Diyan siya, oh. Yan. Merong bato dito. Ang bato naman dito, ganun o. Parang hagdanan yan. Yan. Pag i-connect mo to, i-connect mo yan. Yan. Pambira, nag-triangle yan. Kita lang. Okay. Okay. So medyo pa-drop ang bato. Directional. Eh, tinitingnan dito. 10 feet galing dyan. May bato na naman. Nag-travel talaga siya. Papunta dyan. Okay. Ano ibig sabihin yan? Bari! Ito, ganito. Explain ko. Sa lahat ng side bodies na tinatawag natin na surrender na gitya, IJA or IGN,
camp. Camp. Sa World War II. World War II. Dahil lang. Okay. Ay mayroon talagang tinatawag na triangle. Either equilateral or right triangle or 360 pag ganon, or ano pang ibang forma? Pag ganon, taas dito. No, iba-ibang forma ng triangle or pag ganon, basta triangle siya. Bakit? Itong triangle na to, ito sikreto to buddies ha, pero i-share na lang namin para hindi kayo ignorante. Pag hindi bato ang triangle, puno na nag-triangle, or pag hindi puno, ito, straight natin. Delete na to. Bakit hindi to na-delete? Sikreto to eh. Okay. Ito na tayo. Nag-usap tayo ng triangle. Pag walang bato na nag-triangle, minsan mayroong puno na nag-triangle. Yan. Kita nyo? Okay. Bakit may triangle? Dahil dyan sila gumagawa na tinawag na ritual. Dyan ang ritual spot. Kaya hindi lahat ng nag-triangle ay may laman sa gitna. Gets ba this? Hindi lahat ng nag-triangle na kahoy ay may laman sa gitna. Hindi lahat ng bato na nag-triangle ay may laman sa gitna. No? Okay. E ano ang may laman? Ganito ba din sa may laman? Ito ha, sikrito to, pero i-share na natin para makatulong. Ang may laman na bato, pag makita kayo na tatlong bato, kahit anong panghugis niyan, no? Na nag-triangle, sukatin mo dyan, sukatin mo dyan, sukatin. Dapat yan ay 1 yard. 1 yard. 1 yard. Or less than 1 yard. Ibig sabihin, hindi siya susubra ng 3 feet ang distansya. Pag makakita kayo nito, example, itong bato na sinusorbe namin ni Parinjandi, ni Black Phantom, ni Utol Kimso, ni Parin Sister, itong bato na to ay ganito ang setup. Tapos, confirming another triangulation na may puno dito, no? Na naka-align dyan. Then, may bato dito na naka-align, naka-bearing alignment dito sa puno. At ang bato na to, na big boulder marker, ay elemental marker na may literacy or may something earth element na naka-point dito sa tatlong bato. May centering alignment na siya. Ibig sabihin, ang tatlong bato na to, kahit ginagamit pa nila sa ritual, ang bato na to na pariha dito ang setup ay may laman na item direct under sa gitna. Yes? Ibig sabihin, buddies, ang tatlong bato na to, yan, na nag-triangulate, ay hukayin mo. Yan. Ilagay mo siya sa tinatawag natin na kochi. Mouth opening. Ibig sabihin, kunin ang tatlong bato, din gagawa ka ng 5x5 square feet na butas. Tanggalin mo tong tatlong bato. Kasi 1 yard, 1 yard na siya, di ba? Pagtanggal mo yan, yan na ang dig site. May item yan sa gitna. Dahil, nasusold na dito sa tinatawag natin cross line and centering alignment and bearing. 13. Okay. Thank you, buddies. Last na lang. Okay. Yo. Tapos na exploration namin sa Kiyokong. Kiyokong site. Okay. So, pag hindi puno, minsan yan, bundok, old tree, then creek. Nag-triangle pa rin yan, buddies. Ha? May pinagdausan sila ng ritual dyan. Sa spot. Okay, yan ang triangulation method. Okay, ito na. Number 3. Ito ang tinatawag na circular pattern. Okay. Circular pattern. Okay. Pag circle, ay alam na natin, 360 degrees yan. Okay? Okay. Mostly dito, buddies, ay ang item ay sarado dyan sa gitna talaga. Okay? Ano example nito? Ito, nakikita ko to sa lantapan. Kaibigan ko dyan na engineer. Ang site nila, ang history, pababa. Pumunta kaming dalawa eh. Dalawa kami, engineer. Dali si best friend.
Gala. Engineer dyan, Tagalantapan. Okay. So, BFF. Shout out pala kay BFF. Okay. Akit na konti, bundok. Ang history dati, old road to dito. Dito, ang mga Pinoy, prisoners of war, dinala ng mga Japanese. Tapos may truck na puno-puno ng mga karga. Truck ba to? Yan. Puno-puno ng gold. Tapos, dinala dito. Pinipiringan sila sa mata. Mas alam nila, umakyat sila ng konti. So, ito talaga na bundok. Yan. Okay? Ang nangyari ba rin, kitang-kita ko mismo, hinukay na nila eh. Dito na area. Okay, mag-ano na time view. Gano'n, no? Kawayan. 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 Yan. Paikot ba this? Circular formation. Okay, mag-top view tayo ha. Kawayan, 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 kawayan. Kawayan, kawayan, kawayan. Yung ano talaga, yellow bamboo. Paikot siya eh. You know? Dito hinukay sa gitna, ang dami ng markers. Yung labasan ng My Heart, anything, lahat ng HTM yata lumabas, hindi lang nila naabot. Kasi grabe talaga tigas sa kabul. Tinatawag na Firestone Layering. No? Exact design siya. Sa pag-operation nila, Firestone, pag Firestone bodies, mga bato ang tinabon, dyan mismo. Din dito sa unahan niya, yun yung sinasabi ko na bato na may sunset, no? Yan. Yun may dalawang, ganun, no? Dalawang race. Yan. Dito, dinukot ang tinatawag natin na QD sa bato. Dyan lang, naunahan ng mga ninja. Okay? Dyan ang quick deposit na kuha. Pag-survey namin ito, ang ganda. Lahat ng coordinates niya, sapul eh. Ikot ka. Naka-kompleto ang setup. Naka-scatter deposit, multiple deposit. Dahil kinampuhan nga ito eh. Dati ng mga Japanese. Okay, yan buddies ang tinatawag natin na circular formation. Okay? Okay, tapos na kami ng engineer. Dito tayo. Ito iba naman. Bato. 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 Okay? Minsan pag ikunik mo, naka-diamond type ka. Pero yan, buddies, pwede yung maging circle. Watch out for that, no? Dito muna ma-apply ang tinatawag natin na elemental shapes. Ibig sabihin, pag circular siya, metal element siya. So, dapat nasa west side ito. Galing, pag dito ang fulcrum mo, sa east, papunta kang west, ganun ang formation. So, west, ang formation yan is, tinatawag na circular. Because metal, ano ang metal? Ang figure na, circle. Ha? So, yan, buddies. Okay. So, last na lang talaga. Pag makakita kayo ng puno, ha? Ito. Nagyur. Sige lang, last na to. Bibili pa kami ng bago, buddies. Pambira to. Puno, ha? Okay. Sabi ko, circular eh. Ah, circular formation. Tapos, may nagpundok dyan ng mga bato. Nakumbok ng mga bato, big boulders. Talagang nasa gitna. Naka-fix, ha? Hindi ginalaw, no? Pag makikita kayo nito, ito lang sabi ng friend ko, huwag na huwag niyong galawin. This is what we call prohibited. Prohibited site. Okay. Huwag na huwag niyong galawin ito. Dahil monitor dito. No? Okay. Basta yan, tinatawag yung prohibited site. Basta nag-circular na puno o may puno pa yan dyan. O kahit hindi puno, bato. Monitored site. Okay? Pag-usapan natin sa sunod yan. Kaya hindi na buwagi. Okay, walang tayong oras. So, yan lang, buddies. Huwag tong galawin, no? Don't touch. No. Mas maganda, ano eh. No limit ang hirin. Sabi dyan, touch me not. Maklaro lang. Ito. Pag ganyan ang setup. Okay? So, this is what we call... Oh, lagi dyan. Circular... Napa di yung circular pattern. So hopefully naintindihan nyo buddies, mapuno man, mabato, makahoy na circular pattern, mostly nyan ay nandito sa gitna ang item. So hopefully may natutunan kayo sa lessons natin ngayon about treasure
Japanese Treasure Board Layout Geometric Figures Pattern. Yan lang muna ang tatlo na mga pattern. At marami pa tayong pag-usapan sa part 10. So hopefully, andyan pa rin kayo na manunood. Thank you for subscribing and thank you for viewing. Once again, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore. Arigato gozaimasu, mga kaibigan. Bansai!